1976, the French National Grand Lodge authorized the admission of Spanish candidates in La Constance Catalana No. 186 Lodge in the east of Perpignan, France. Sino nga ba itong French National Grand Lodge na to? Kasi bigla na lang silang tumutulong at nagpapapasok ng mga Spanish Mason na galing sa exile. Ano nga ba ang estado ng French National Grand Lodge nito? Ito guys, the French National Grand Lodge is a part of the multiple organization of Freemasonry in France, this being the one that maintains a relationship with the United Grand Lodge of England. French National Grand Lodge isang nag-iisang regular na Grand Logia na nasa France na may amity and recognition sa United Grand Lodge of England. Ibig sabihin, nati-trace ang lineage nito sa 3 primera Grand Logia ng mundo. Eto guys, dito na papasok yung tinatawag na lineage na pinag-uusapan natin at sana maintindihan natin kung paano ito nag-work. Grand Lodge of Spain. Dahil nga na wala na sila, hindi mo pwede ikonsidera yung hawak na charter na mag-work pa rin as a Grand Lodge. Inalis na ang Masonry sa Spain. Ibig sabihin, wala nang silbi yung mga hawak-hawak nilang charter or a Grand Lodge Charter. Wala nang nagtangkang magbuo pa. At eto na nga, pumasok na ang tinatawag na the French National Grand Lodge na nag-iisang Grand Lodge na may amity and recognition sa United Grand Lodge of England. Yan, kaya naman pala napunta at naging regular ang Grand Lodge of Spain dahil ang lineage ng French National Grand Lodge. Eto, ituloy natin guys, gumagandang storya. At ang sabi nga, it is noteworthy that France is considered one of the cradles of Freemasonry. For this reason, among the great French currents is considered that there are other of the traditional regular court such as a Grand Lodge of France known together with the Supreme Council of France as a mother of the ancient and accepted Scottish Rite just as their other liberal organization also called irregular due to their acceptance of women and atheists mainly. Yan daw ang dahilan kung bakit ang French National Grand Lodge ang nag-iisang Grand Lodge na regular sa France dahil yung matatagal na Grand Lodges dyan, halimbawa ay ang Grand Lodge of France kinukonsidered na irregular ng mainstream masonry or ng pangkalahatang masonarya sa buong mundo. Bakit? Dahil tumatanggap sila ng mga kababaihan na pinagbabawal ng masonarya at may mga batas na nakaabang dyan at patungkol sa bagay na yan. At ang sabi, due to other acceptance of women and atheists mainly. Atheists is walang reliyon o walang sinasamba or walang pinaniniwala ang higher being kasi bawal na bawalan guys. Among them, the Grand Orient of France, currently the greatest power of French Freemasonry in terms of number of members. Due to its position, aligned with the Anglo-Saxon recognition, the French National Grand Lodge is isolated daw from the French Freemasonry Union. Ibig sabihin may union ng mga Grand Lodges dito that brings together in a pact of philanthropy and coexistence despite of differences in substance to majority of French Freemasonry. Naiiba talaga ang galaw ng French National Grand Lodge kasi nga, regular to eh. Ito, tuloy na natin. On May 14, 1977, the French National Grand Lodge consecrated in Barcelona. Ito na, dahil walang humahawak na Grand Lodge sa Spain nung mga panahon na yon, pinasok na ito ng French National Grand Lodge. Alam naman nila na inalis ang Freemasonry dito sa Spain. Kaya ang nangyari, malaya silang gumawa at mag-consecrate ng mga lodges. Yan. Ito na, sabi nga eh, sa May 14, 1977, the French National Grand Lodge consecrated in Barcelona mismo, the first Spanish lodge regular and recognized since before the Civil War. The lodge adopted the distinctive title of San Juan de Catalunya number 208, Worshipful Lodge, working on the ancient and accepted Scottish Rite under the jurisdiction of the provincial Grand Lodge of Occitania. The lodge charter was received and the San Juan de Catalunya number 208 Worshipful Lodge was installed on May 14, 1977. Hindi sila basta-basta nagtatayo ng mga lodges dahil may hawak silang papel. No, hindi pwedeng mangyari yon. Ang kailangan is merong magbibigay sa'yo ng charter para mag-consecrate ka o para makapagtayo ka o makapag-organize ka ng lodge. At dapat, miyembro ka ng Grand Lodge na yon. Kasi guys, number one rule para makapag-organize ka ng isang lodge, district, or Grand Lodge is dapat organic ka at dapat miyembro ka ng Grand Lodge na yon kung sino ang magbibigay ng charter sa'yo. Kasi yung iba is bigla na lang nagtatayo, walang magbibigay ng charter sa kanila kasi hindi pwede
pwedeng magkaroon ng charter ang isang breakaway guys kasi walang magbibigay sa kanila. Kaya dapat may isang regular Grand Lodge na humahawak para makapag-organize ka. Dapat is organic ka nung Grand Lodge na yon bago ka makapag-organize at makapagtayo ng isang district, Grand Provincial or Grand Lodge. On October 15, 1978, with the presence of the Grand Master of France National Grand Lodge, Grand Master Auguste Louis de Rosier was consecrated the Gerona, the second Spanish Lodge upslope of the French National Grand Lodge. This with the distinctive title of Saint Jordi number 227, also under the jurisdiction of the Provincial Grand Lodge of Occitania. The Lodge Charter was received and the Saint Jordi number 227 Worshipful Lodge was installed on October 15, 1978. Yan. Ibig sabihin is nasasakop pa rin siya ng Provincial Grand Lodge of Occitania. Siyempre under yan ng French National Grand Lodge. October 1979, the Perseveranca Worshipful Lodge was regularized and consecrated. Ibig sabihin kinuha na, hinail to, approved by the Council of French National Grand Lodge, the Lodge Charter was received and the Perseveranca Worshipful Lodge was installed on October 1979, obtaining the possibility of fulfilling the Masonic requirements according to the international rules of the French National Grand Lodge, the existence of the three lodges in order to aspire to the creation of district lodge. On June 17, 1982, the Grand Master of the French National Grand Lodge was asked to create the Grand Lodge of Spain. Ito na, approved by the Council of the French National Grand Lodge, the Grand Maestre, the Right Worshipful, Brother Jean Mons, through degree number 656 of July 2, 1982, created the Grand Lodge of Spain, of which he was the first Grand Master, until his death in 1996. Two, Right Worshipful Brother Luis Salat Gusils, by degree number 657. Galing ito kay Right Worshipful Brother Jean Mons, transferred the 10 Spanish Lodges to the jurisdiction of the Grand Lodge of Spain. Nabuo na at na-create na ang Grand Lodge of Spain, pinasa at nilipat ang mga lodges na nasa District of Spain. 1982, Grand Lodge of Spain is established and is recognized as a regular by the United Grand Lodge of England. The Grand Lodge of Spain was consecrated in Madrid by respectable Grand Maestre Jean Mons on November 6, 1982, celebrating his first annual Grand Dinner on March 19, 1983. From its consecration, the Grand Lodge of Spain was recognized by the Grand Lodges Regular of the whole world, being it by the United Grand Lodge of England by September 16, 1987. At present, the Grand Lodge of Spain is recognized and maintains fraternal relations with 155 Grand Lodges, almost all of the regular Grand Lodges, and is also a full member of the Inter-American Masonic Confederation. Yan, dyan na raw naging regular ang Grand Orient of Espanyol. Hanggang doon na lang naman guys, para sa araw na to, itutuloy natin ang talakayang ito at napakaganda ng historical background ng bawat Grand Lodges, lalo na ang Grand Lodge of Spain, napakatindi, napakagaling. At guys, ang mga information na to is galing mismo sa Grand Lodge of Spain. Galing sa kanila yan. Makikita nyo yan at pwede nyo puntahan, syempre. Puntahan nyo lang si paring Google ito. Type nyo lang Grand Lodge of Spain or Grand Orient of Spain. Yan lang ilalagay nyo at makikita nyo na. At syempre, shoutout muna Kuyang Franklin Xavier, Jean Grey na X-Men. Shoutout sa inyo. Shoutout sa mga tao na iniwala sa channel na to. Ang Pinoy Prince Hall YouTube channel is isang guide na pwede nyong sundan, pwede nyong puntahan, at pwedeng ibaliwala din naman. Walang problema yan.